Hindi nagpasindak ang mga umano'y pinatutsadahan ni Pangulong Arroyo sa kanyang sona kahapon. Kung may nagkibit balikat lang, may bumwelta rin sa mga pasaring ng Pangulo. Nagpapatrol Linda Humilia. Senator, sa haba ng talumpati at sa dami ng sinabi, isang bagay ang pinaka nagmarka sa sona ni Pangulong Arroyo, ang kanyang pagtataray sa di pinangalanan pero madaling kilalaning mga kritiko. Pero kibit-balikat lang ang mga pinasaringan tulad ni Senador Marrojas na nakatikim sa isyu ng Cheaper Medicines Act. To those who want to be president, this advice: if you really want something done, just do it. Do it hard. Do it well. Don't pussyfoot. Don't pander. And don't say bad words in public. Sagot ni Rojas, naawa ako sa Pangulo. Siguro sa inis niya ay hindi na lang yan alam kung ano yung sinabi niya. Sa kamay niya, ang kapangyarihan na kalahatiin ang presyo ng gamot, umatras siya, umiwas siya, diniribol niya. Tahimik lang si dating Pangulong Ramos na kasama ni dating Speaker Jose de Venecia ay pinatutsadahan sa kanilang pagtutol sa tsa-tsa. The noisiest critics of constitutional reform tirelessly and shamelessly attempted cha-cha when they thought they could take advantage of a shift in the form of government. Now that they feel they cannot benefit from it, they oppose it. Pero si De Venecia may buwelta. We were genuine reformers. Samantalang itong charter change kayo ni President Arroyo, masyang maliwanag na mastermind, ay pangluloko sa tao. Hindi rin daw apektado si dating Pangulong Joseph Estrada na ipinamukha pa sa kanya ang kanyang pagkakulong dahil sa pandarambong. Those who live in glass houses should cast no stones. Those who should be in jail should not threaten it, especially if they have been there. Wala naman naniniwala na rin, di ba? I'd rather not comment on that. Ayaw mo nalang siya, naawa ako sa kanya. You can fool the people maybe once, twice, but not all the time. Pero si Senador Jinggoy Estrada, hindi pinalampas ang maaanghang na parinig sa kanyang ama at kanilang pamilya. Si Ginang Arroyo ang dapat na hindi magbato ng unang pagbatikos sa kanyang mga kritiko, sapagkat siya po ang may pinakamalaking glass house sa buong bansa, gawa ng mga katakot-takot na kasalanan niya sa taong bayan. Kinontra rin ni Jinggoy ang pagyayabang ng Pangulo na umunlad ang bansa sa panahon ng kanyang pamumuno. Talamak pa rin ani Jinggoy ang kahirapan at hindi malutas ang patayan, habang nakabibingi naman daw ang katahimikan ng sona ng Pangulo sa isyu ng katiwalian. Linda Humilia, Patrol ng Pilipino. Sa Barangay West Triangle sa Quezon City, kakaunti lang ang nag-abang sa sona ng Pangulo. Ang iba, nagtuloy lamang sa kanilang trabaho, mayroon ang nagpalipas ng sona sa inuman. Sa tingin kasi nila, malayo sa totoong buhay ang mga ibinibidang kalagayan ng bayan ni Ginang Arroyo. Nagbigay daw siya ng maraming silid paaralan at nagdagdag ng mga guro, pero wala pa rin. Yung mga estudyante, anak ko, nag-aaral, punong-puno pa rin sila sa silid-aralan. If you really want something done, pati ang pag-i-English niya sa sona, pino na rin. Mas maganda yung marami talagang Tagalog na sinasalita siya para at naiintindihan ng mga mahihirap na hindi nakakaintindi ng English. Wala namang talab kay Karen ang pagmamalaki ng Pangulo sa iniangat ng ekonomiya. Hindi raw niya naramdaman na bumuti ang kanyang buhay sa 9 na taon ng Pangulo. Wala akong naramdaman na paglilingkod niya. Dahil lalo kami naghirap. Kung malamig ang pagtanggap ng ilan sa sona, iba naman ang sitwasyon sa mga madalas mag-internet. Sa live chat ng ABS-CBN kaugnay ng sona, umabot na sa mahigit 25,000 ang sumali. May mga pumuri at mayroon ding tumuligsa sa ulat sa bayan ni Pangulong Arroyo. Pero ang lahat ng chatters umaasa na magkakaroon ng halalan sa susunod na taon. Dahil gaano man daw kalakas at kadami ang palakpak sa sona ni Ginang Arroyo, hindi pa rin umano sila bibilib hanggat hindi nagbabago ang uri ng kanilang pamumuhay. Abner Mercado, Patrol ng Pilipino.